Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong guro sa Filipino 5, Sir Andrew Mercado Pagaling, mula sa Paaralang Elementarya ng Kurba. Masaya akong nakita-kita tayong muli sa oras na ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais kong basahin at unawain nating mabuti ang mga layunin sa leksyong ito. Unang layunin, naiisa-isa ang mga bahagi ng liham. Ikalawa, natutukoy ang iba't ibang bahagi ng liham sa isang liham. Ikatlo, nakasusulat ng idinektang liham ayon sa tamang anyo at ayos. At ang panghuli, naipakikita ang pagpapahalaga sa tradisyon na paraan ng pagsulat. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ano na nga muli ang ating nakaraang aralin sa Filipino? Tama! Nga ang iba't ibang uri ng pangungusap. Ano na nga muli ang iba't ibang uri ng pangungusap? Ito ay ang salaysay. Tama! Ano pa? Utos. Tama! Anong? Tama! Ano pa? Damdam. Tama! At ano nga pa nga yung isa? Tama! Pangungusap. Magagaling! Talagang naalala pa nga nila ang aming naging aralin. Bago natin ito simulan, mayroon ako ritong inihandang isang munting palabas para sa inyo. Nais kong panoorin ito ng mabuti. Nagustuhan niyo ba ang palabas na aking inihanda? Kung gayon, ano ang napansin ninyo sa palabas? Tama ang pagsulat ng liham. Mayroon ako ritong isang liham na inihanda para sa inyo. Nais kong pagmasdan ninyo itong mabuti. Halina't basahin natin ng sabay-sabay. Progres, Barangay Kurba, Sayan, Cida Muñoz, Nueva Ecija, Marso 16, 2022. Mahal kong Joy, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Sumulat ako sa iyo dahil gusto kong kumustahin ka. Alam mo, talagang nalungkot ako nang hindi ka pumasok at nagtinda sa kantina kanina. Naalala ko pa noong matalamsikan ka ng mainit na mantika kasama ni Auntie Helen sa mukha. Dinarasal ko na sana ay maghilom na ang sugat mo. Nang sa gayon ay magkita na tayong muli at makapagtinda ng masasarap at masusustansyang pagkain sa ating paaralan. Hanggang dito na lamang, ang iyong kaibigan, Clarissa. Mayroon ako rito isang inihandang maikling gawain na tiyak kong makatutulong ito sa ating aralin. Basahin natin ang panuto. Hulaan kung anong salita ang mabubuo sa pinaghalo-halong mga letra. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na! Ano kaya ang salitang ito? Ito ay amuhatan! Ano naman kaya ang salitang mabubuo rito? Bating timpla! Tama! Ano naman kaya ang salitang ito? Katawan ng liham. Tama, ito kaya. Bating pangwakas. Ano kaya ang salitang mabubuo rito? Lagda. Tama. Ano kaya ang kinalaman ng mga salitang inayos natin sa ating aralin? Sa palagay ninyo, ano-ano kayang paraan ang maaari nating gawin upang magkaroon tayo ng patuloy na ugnayan sa ating mga kaibigan o kamag-anak, lalo na noong unang panahon? Ano kaya? Tama! Ma ay ang pagsulat ng liham. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga bahagi ng liham. Ating alamin at tuklasin ang mga bahagi nito. Una, ang pamuhatan.
Dito'y sinusulat ang tirahan o address at ang petsa kung kailan ito isinulat. Halimbawa, Rook 2, Barangay Curva, Sayan Sido Muñoz, Nueva Ecija, Marso 16, 2022. Susunod naman ay ang tinatawag nating bating panimula. Bating panimula ay ang maikling pagbati sa sinusulatan na ang bantas na ginagamit sa hulihan ay kuwit. Halimbawa, Balkong Virgilio. Sa bating panimula, ito ay gumagamit ng magagalang na salita tulad ng mahal kong, ang kaibigan kong si, at iba pa. Ito naman ang isa pang bahagi ng liham, ang katawan ng liham. Sa katawan ng liham, dito ipinahahayag ang tunay na dahilan ng pagsulat. Awa, sana ay okay ka lang sa ospital at mamaya kung lumabas ka na ay maglaro tayo ng badminton. Sa bating pangwakas, ito ay magalang na nagpapaalam ang sumulat at ito ay nagtatapos sa kuwit. Halimbawa, ang iyong kaibigan, ang iyong kapatid, at iba pa. At para sa huling bahagi ng liham, ito ay ang lagda. Lagda. Dito ay sinusulat ng lumiham ang kanyang pangalan. Kung ang ating sinulatan ay isang kaibigan o dating kakilala, maaaring pangalan o palayaw na lamang ang ating ilagda. Halimbawa, Olivia. Sige nga, ating isa-isahin muli ang mga bahagi ng liham at tutuyin ko sana ng tamang ayos nito. Mayroon ako ritong inihandang isang munting liham para sa inyo. Una, ito'y sinusulat ang tirahan o address at ang petsa kung kailan ito isinulat o kilala rin sa tawag na pamuhatan. Ikalawa, ito ay ang maikling pagbati sa sinusulatan na ang bantas na ginagamit sa hulihan ay kuwit. At ito ay tinatawag nating ating timpla. Ikatlo, naman ipinahahayag ang tunay na dahilan ng pagsulat at ito ay kilala sa tawag na ama, katawan ng liham. Ikaapat, dito ay magalang na nagpapaalam ang sumulat at ito ay nagtatapos sa kuwit at ang tawag naman dito ay ama at wakas. Bahagi ng pananalita na kung saan ito'y sinusulat ng lumiham ang kanyang pangalan. Kung ang ating sinulatan ay isang kaibigan o dating kakilala, maaaring pangalan o palayaw na lamang ang ating ilagda at tinatawag nga itong lagda. Ngayon ay subukin naman natin ang iyong kakayahan. Nais kong isaayos mo ang pagkakasulat ng bawat bilang sa iyong papel. Magbibigay lamang ako ng 3 minuto upang ito'y iyong gawin. Simulan na!
Tingnan nga natin kung ganito rin ang iyong nagawang liham. Unahin nga natin ang pamuhatan. Kung ganito ang iyong isinulat, ikaw ay tama. Isunod naman natin ang bating panimula. Tingnan nga natin kung ganito rin ang paraan ng iyong pagkakasulat. Ngayon, tama ka. Sa katawan ng liham kaya, nakasunod kaya ang lahat? Yan! Ganyan din ang ayos ng iyong katawan ng liham, mahusay! Dumako naman tayo sa bating pangwakas. Saan naman kaya ito nakapuesto? Tama! Nakapuesto ang bating pangwakas. Ano pa kaya yung isang kailangan sa pagsulat ng liham? Tama! Ang lagda. Naman natin siya matatagpuan. Ano ang natutuhan ninyo sa araw na ito? Tama! Ang mga bahagi ng liham. Bakit kaya kailangan natin itong pahalagahan? Dahil ito isang paraan ng pakikipagkomunikasyon ng mga tao noon sa kanilang mga mahal. Ayon nga kay T2020, madami mang magdaang iba't ibang makabagong teknolohiya, lalo na't higit ang pakikipagkomunikasyon, higit na maituturing nating ang paglikha ng disulat kamay na liham ay kaiga-igaya at punong-puno ng pagmamahal. Nais kong alamin kung talagang kaya na nga ninyong tukuyin ang iba't ibang bahagi ng liham. Nais kong sagutan mo ito sa iyong papel. Isulat lamang ang letra o titik ng tamang sagot. At magbibigay lamang ako ng 5 segundo sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na! Una, ano ang tawag sa bahagi ng liham na kung saan ay isinusulat ang tirahan o address at ang petsa ng susulatan at kung kailan niya ito isinulat? A. Batan. B. Bating mula. C. Katawan ng liham. D. Bating pas. E. Lanta. Ang tamang sagot ay... Hey, pamuhatan! Para naman sa ikalawang bilang. Ito naman ang bahagi ng liham na kung saan ay naglalaman ito ng maikling pagbati sa sinusulatan at ang bantas na ginagamit sa hulihan ay kuwit. A. Pamuhatan. B. Bating panimula. C. Ng liham. D. Bating pangwakas. E. Lagda. Ang tamang sagot ay D. Bating panimula. Para sa ikatlong bilang. Anong bahagi ng liham na kung saan ay ipinahahayag ang tunay na dahilan ng pagsulat? A. Batan. B. Bating panimula. C. Katawan ng liham. D. Bating pangwakas. E. Lanta. Ang tamang sagot ay C. Katawan ng liham. Para naman sa ika-apat na bilang. Hindi mo naman makikita ang magalang na pamamaalam ng sumulat. At ito rin ay nagtatapos sa kuwit. A. Batan. B. Bating pula. C. Katawan ng liham. D. As. C. Lanta. Ang tamang sagot ay D. Tama! Bating pangwakas. Para sa ikalima o huling bilang nga. Sa bahaging ito naman ay isinusulat ng lumiham ang kanyang pangalan. Kung ang ating sinulatan ay isang kaibigan o dating kakilala, maaaring pangalan o palayaw na lamang ang ginagamit. A. Bating pangwakas. C. Ng liham.
ating pangwakas. Ang tamang sagot ay lagda. Kung nakuha mo ang lahat ng sagot, binabati kita. Magaling! Para malaman kung talagang alam na alam mo ng sumulat ng isang liham, nais kong ayusin mo ito at isulat sa iyong papel. Magbibigay ako ng 5 minuto para maisulat mo ito.
Kung tapos na, nais kong tingnan mo kung ganito rin ang iyong pagkakasulat. Mukhang nasundan nga ng lahat. Mahuhusay ng mga bata. Ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, nais kong gumawa ka ng liham para sa iyong kaibigang hindi nakadalo sa iyong kaarawan. Isulat ito sa isang malinis na papel. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Lagi nating tatandaan na kapag tayo ay nag-aral ng mabuti, ang ating buhay ay bubuti. Muli, ako po si Sir Andrew Pagaling. Salamat.